DRPS 2. Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin. At ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagabit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stover. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay inseling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program.